Welcome back sa ating klase sa MAPEI. Ngayon ating tatalakayin ay ang Art 4, third quarter para sa linggo ng ikapito at ikawalo. Ako po si Teacher Sherilyn upang tumalakay ng paksa na creates the relief mold using found material. Para sa layunin ng ating paksa, letter A, nakalilikha ng relief mold gamit ang found objects. Letter B, naitatanghal ang mga natapos na gawain sining. Letter C, nabibigyang pansin ang mga disenyong etiko ng mga katutubo. Tara na't ating alamin ang ating paksa. Unawain natin. Ang paglilimbag. Isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan sa ating paligid at pamayanan. Sa pamamagitan ng kulay, mapagyayaman ang ganda ng mga gawaing sining. Sa kulay, maipakikita rin ng lubusan ang damdamin at imahinasyon ng likhang sining kung paano nagbabago ang isang kulay mula sa maliwanag padilim o madilim paliwanag. Ang kapusyawan ay maliwanag na kulay. At ang kadiliman ay tinatawag na madilim na kulay. Halina't tingnan ang halimbawa ng paglilimbag. Ang unang larawan, makikita ninyo ang disenyo ng mga bulaklak. Ang disenyo ng bawat petals ng bulaklak ay ginamitan ng okra upang siya ay makalikha ng isang disenyo. Sa pangalawang larawan naman ay gumamit ng acrylic paint. Yun ang kanyang ginamit sa kanyang ginawang paglilimbag ng kanyang disenyo. At sa pangatlong larawan naman, ay makikita natin ang natural na paglilimbag ng ating kalikasan. Sa tagal na nakabao ng isang shell, ito ay dumikit na sa isang bato at nag-iwan ng print or relief print sa isang bato kaya siya ay nagkaroon ng paglilimbag. Relief print. Makakagawa naman ng paulit-ulit at pasalit-salit na disenyo sa pamamagitan ng relief prints. Ang relief prints ay mga disenyo, letter print, slogan o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin at sa iba pang materyales upang hindi paulit-ulit ang pagguhit o pagpinta. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbuo ng relief master o molde na maaaring gamit ang paglilipat o pagpaparami sa disenyo. Narito ang halimbawa ng mga relief print. Unang larawan. Sa unang larawan, makikita ninyo ang disenyo ay ginamit sa isang paper bag at ang ginamit ay ang mga katutubo o etnikong disenyo. Pangalawang larawan. Ang materyales na ginamit ay galing sa ating kalikasan. Ito ay ang mga dahon. Number 3 na larawan, makikita ang radial o radial na disenyo. Ito ay gumamit ng paulit-ulit at pasalit-salit sa hugis pabilog na disenyo. Relief master o mold. Ang disenyong etniko ay tunay na nakalulugod at kaakit-akit sa paningin. Hanggang sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ito bilang disenyong pansulok o yung tinatawag nating borderline, panggitna, pangkalahatan, at panggilid sa tela. Pwede rin sa kumot,
malong, florera, gusi, at punda ng unan. Isa rito ang disenyo ng mga kalinga sa lalawigang bulubundukin ng Mount Province. Halina't tingnan ang halimbawa ng mga relief master o mold na disenyong gawa ng mga taga-lalawigang bulubundukin o Mount Province. Sa unang larawan, makikita ninyo ang pangunahing disenyong gawa ng mga taga Kalinga o Ifugao. Ganon din sa pangalawang larawan. Ito ay ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan. Makikita ang mga disenyong ito sa mga gamit nilang damit. Ilapat natin. Kayo ay kailangan lumikha ng relief print gamit ang luwad. Kung walang luwad, pwede kayong gumamit ng plastic clay na may hugis at kulay na gagamitin sa paglimbag ng disenyo sa lumang kamiseta o kaya naman sa t-shirt. Sa inyong gagawing paglimbag, ang disenyo ay batay sa inyong napili. So kayo ang magdidesisyon ng disenyong inyong nais. Ang ating pamagat ay paggawa ng mga relief print sa kamiseta. Kagamitan, meron tayong luwad or pwedeng plastic clay, meron tayong acrylic paint, gamit ng puting kamiseta. So, ito ang mga halimbawa ng kagamitan. Ito ay ang kamiseta, acrylic paint, luwad or plastic clay. Sa pang-apat na larawan, makikita ninyo na may disenyo na ang luwad at lalagyan na lamang yan ng acrylic paint at doon ididikit sa kamisetang puti matapos nyong lagyan ng inyong napiling mga kulay sa inyong ginawang disenyo. Mga hakbang sa paggawa. Una, takpan ng lumang dyaryo ang mesang gawaan. Pangalawa, ilabas ang luwad at pagulungin o diinan ito sa mesa upang lumambot. Pangatlo, gumawa ng disenyong may iba't ibang hugis. Siguraduhin na ang bahaging ididiin sa papel o materyales na paglalagyan ng disenyo ay pantay. Pang-apat, patuyuin ito para magamit sa relief printing. At pang-lima, kulayan, pintahan ang nabuong disenyong relief ng matitingkad na kulay. Sa pang-anim, maaari ring gumamit ng mga kulay at salit-salit sa mga matitingkad, maputlang, malabnaw na kulay sa pagbuo ng relief prints. At ikapito, kunin ang dalang puting kamiseta. Sa pang-walo, ilimbag ang disenyo sa relief. Ang disenyo ay ilimbag ng paulit-ulit at pasalit-salit upang lumabas ang magandang likhang sining. Pang-siyam, maging malikhain sa pagbuo ng disenyo at ang pang-sampo, patuyuin ang natapos na likhang sining, lagyan ito ng pamagat. Suriin natin. Panuto. Basahing mabuti ang bawat pangungusap, isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot. Unang bilang. Alin sa sumusunod na elemento ng sining ang maaari mong ulitin at pagsalit-salitin? A. Linya, hugis at kulay. B. Linya, ritmo at contrast. Letter C. Linya, tekstura at balance. Letter D. Linya at kulay. Ang tamang sagot ay letter A. Ang mga elemento ng sining na maaari mong ulitin at pagsalit-salitin ay ang mga linya, hugis at kulay.
Pangalawang bilang, itinuro ng inyong guro ang paggawa ng isang relief master. Malapit na ang buwan ng Kapaskuhan. Ano ang maaari niyang gawin na magagamit ang kanyang relief master? A. Paglalagay o paglilimbag ng disenyong paulit-ulit at pasalit-salit sa card. Letter B. Hindi ko na lang gagamitin at magbibigay na lang ng card. Letter C. Paggawa ng panibagong relief master. Letter D. Pag-drawing sa ginawang relief master. Ano ang inyong tamang kasagutan? Ang tamang kasagutan ay letter A. Ikatlong bilang, marami na kayong natapos na mga gawaing sining. Alin ang dapat mong tandaan tuwing gumagawa? Letter A, limitahan ang paggamit ng mga materyales sa sining. Letter B, maging maingay habang gumagawa. At letter C, kumopya sa ginawa ng iba. Letter D, gumawa ng nag-iisa. Ano ang tamang kasagutan? Ang tamang kasagutan ay letter D. Kapag nakita mo marami na kayo natapos ng gumawa sa gawaing sining, ay gumawa na lamang ng nag-iisa at tahimik. Number 4. Sa iyong obrang nilikha, ay nangangailangan palagi ng kulay. Alin sa sumusunod ang hindi maaaring gamiting pangkulay? A. Bulaklak. B. Dahon. Letter C. Tinta. At letter D. Bakal. Ang tamang kasagutan ay bakal, sapagkat ang bakal ay hindi naman nakakagawa ng kulay o pangulay. Para sa ikalimang bilang, inatasan ka ng iyong guro na gumawa ng relief print para sa inyong class logo. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng pamamaraan ng paggawa nito? Piliin ang letra ng wastong sagot. Una, pahira ng pinta o acrylic paint ang bahaging may ukit gamit ang paintbrush. Pangalawa, kumuha ng isang bagay na maaaring pag-ukitan at gawing relief print tulad ng rubber o lumang tsinelas, matigas at flat na sabon, lamang ugat katulad ng patatas o kamote, kahoy at iba pa. Number 3. Gumuhit ng disenyo sa papel upang maging modelo. Number 4. Maingat na ilapat ang disenyo sa papel o tela sa pamamagitan ng pagdiin ng bahaging may pinta. Number 5. Iukit sa napiling bagay para sa relief print ang disenyo. Ang tamang pagkakasunod-sunod ay letter C. Una, kumuha ng isang bagay na maaaring pag-ukitan at gawing relief print tulad ng rubber o lumang tsinelas, matigas at flat na sabon, lamang ugat tulad ng patatas o kamote, kahoy at iba pa. At susunod naman ay iguhit ang disenyo sa papel upang gawing modelo. Panglima, iukit sa napiling bagay sa relief print ang disenyo. At pagkatapos, pahira ng pinta, which is number 1, o acrylic paint, ang bahaging may ukit gamit ang paintbrush. At ang pinakahuli ay maingat na ilipat ang disenyo sa papel o tela sa pamamagitan ng pagdiin ng bahaging may pinta. Para sa tayain natin, pagkatapos mong gumawa ng relief print na may disenyong motif, ating suriin kung gaano mo ito kahusay na nagawa. Lagyan ng check ang angkop na kahon na tumutugon sa bawat pahayag. Gawin ito sa sagutang papel. Bigyan ng 10 puntos. Kung sa tingin ninyo ay naisasagawa ang gawain ng mahusay at higit pa sa inaasahan, 8 puntos kung naisasagawa ang gawain ng hindi gaano mahusay at 6 na puntos kung naisasagawa ang gawain ng may kaunting kasanayan lamang. Narito ang halimbawa ng talaan na inyong lalagyan ng check. Sa talaan,
Para sa pamantayan, unang pamantayan, nakagawa ako ng isang simple at kakaibang disenyo. Pangalawang pamantayan, nakapaglimbag ako ng relief na may ritmong inulit at salit-salit. Number 3, gumamit ako ng disenyong etniko bilang batayan ng sariling disenyo. Number 4, nagawa ang gawain ng hindi humihingi ng tulong sa iba. At number 5, nakasunod ako sa pamantayang pangkaligtasan sa paggawa ng likhang sining. Para sa likhain natin, panuto gumawa ng sariling disenyo sa table mat gamit ang mga sumusunod na kagamitan, acrylic paint o anumang pangkulay mayroon, katsa o anumang tela na kasinlaki ng table mat o panyo, disposable spoon, maliit o malaki, and then craft paper at lapis. Mga hakbang sa paggawa. Una, kailangan nyo raw ay ihanda ang mga kagamitan tulad ng pintura, katsa o anumang telang kasinlaki ng table mat o panyo at disposable spoon. Number 2, lagyan ng lumang dyaryo o magazine ang mesang gagamitin. Ayusin ang tela sa ibabaw nito ng maayos. Pangatlo, mag-isip ng isang disenyo na binubuo ng iba't ibang hugis na maliliit at malalaki gamit ang mga disposable spoon. Number 4, kunin ang disposable spoon at dahan-dahang lagyan ng pintura ang likod nito. Panglima, dahan-dahang idikit ang bahaging may pintura ng disposable spoon sa tela paulit-ulit hanggang mabuo ang disenyong naisip. Number 6, patuyuin ang tela na may disenyo. Panuto, kailangan nyong sagutan ang rubric ayon sa inyong ipinakitang kakayahan sa paggawa ng sining sa likhain natin. So, lalagyan uli ng check ang kahon. So, kopyahin ang nakalagay sa ating talaan. Lagyan ng check ang mga bagay na inyong nagawa. So, hanggang dito lamang ang ating paksa para sa linggo ng ikapito at ikawalo. Para sa third quarter, kung inyong naibigan ang ating paksa, paki-like and share ang bidyong ito. Please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload na ating tatalakayin tungkol sa MAPEI. Maraming salamat!